me. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po'y naghahanda bukas ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at ngayon ang ikasyam at huling misang paglunobinaryo. Bakit tayo naghahanda? Sapagkat puso ni Jesus, wala sa ating karapat-dapat na mabuhusan, mabigyan ng napakalawak at malalim na pag-ibig niya. Tayo'y minamahal niya. At tayo naman ay ibalik natin sa pamamagitan ng isang buhay na malinis, tapat, at mapagmahal din. Kilalanin natin na ang Diyos, Siyang nagmamahal sa atin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala
ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa muka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang, ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Ang pagtatapatan at pagbibigay, magdadaupalad. Ang kapayapaan at katwiray, magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahari, yaong pagtatapat. Ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harap niya, yaong magahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Magsitayo po ang lahat. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, sinasabi ko na sa inyo, kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y iniuutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid at mananagot ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka na sa kanya habang may panahon, bago ka pa niya iharap sa hukuman. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Tayo pa rin ay isang komunidad, marami pa rin ang mga lumalapit. Magdadasal po tayo sa intensyon ng bawat isa. Bukas ay Biyernes, may kakaunti pa tayo dito. Pero maliit man tayong grupo o malaki, siyempre kung napakalaki talagang dahil sa dami nga ay matutulala ka. Pero tayo'y magdasal, may mga sumusubaybay sa atin. Kayo rin, meron din kayong nasa puso nyo, Panginoon, Panginoon yun. Lahat tayo ganun. Ha? So magdasal tayo para sa isa't isa. Ano ang turo ng ating mga pagbasa? Pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa mukha ni Jesus. Hinahanap mo ang kagandahan. Hinahanap mo ang katotohanan. Hinahanap mo ang kabutihan. Hinahanap mo yung pagkakaisa nasa mukha ni Jesus. Kaya nga, bukas, kamahal-mahal ang puso ni Jesus at sa Sabado, kalinis-linis ang puso ni Maria. Tayo po'y maakit sa mukha ni Jesus na may mukhang nagmamahal sa iyo. Ewan ko kung may personal kayong karanasan. May mukha na interesado. Mukha na nagmamahal. Mukha na kumakalinga. Bihira po yun. At kung matagpuan natin yun, huwag mong pakawalan. Perlas yan. Napakahalaga. Huwag mong iwala. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, huwag po kayong magagalit, mga kapatid. Lagi nating sermon, magkasundo tayo, magkakapatid tayo, mag-unawaan tayo, ngunit subalit datapwat na sa ating mga puso ang galit. Sama ng loob. Mga karanasan na gusto natin makabawi, makapaghiganti. Ha? Meron tayo mga personal na drama, di ba? Sa ating isip. Sabi ni Jesus, hindi lang ito yung, wag kang wala naman akong pinatay ah. Wala naman, di naman akong mamamatay tao. Ano sabi ni Jesus dito? Sino man ang magsabi sa kanyang kapatid, yung mura, ano yung kadugtong? Hindi ko kayo tinatakot. Ito, nandito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 5. Basahin ninyo. Ay mapapasaapoy sa impyerno. Hindi ka nga aktwal na pumatay. Pero sa isip mo at sa puso mo, ilang beses mo na pinagsasaksak ang kapatid mo, sa mura mo, yung labi mo, ha? Yung bibig mo. Tama na. Sige na, baka tinamaan na tayo. Magsisi tayo. At babayaran po natin ang lahat. Sabi dito, hindi. Ganun ang purgatorio. Ha? Hindi ka makakalabas hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ultimong sentimo, sapagkat ang ating mga ginawa may bunga, may epekto sa iba. Kung nakasakit ka, buhay ang sinira mo. Dahil sa mga ginawa natin, sana mas maganda. Sana mas maayos. Sana mas maligaya sila. Gumawa ka ng masama.
Hindi ka makakapasok sa langit hanggang hindi mo natatanto ang ginawa mo sa kanila. Yan po ah. Sige, tama na po ah. Mabigat ang ating ebanghelyo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, nawa tayo, pakiingatan natin ang ating kaugnayan sa isa't isa. Isang tabi na natin yung galit, puot, sama ng loob. At ang pag-uunawaan, pagbibigayan, pagdarasal para sa kapwa ay umiral. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Tugon po natin, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan, sa pamamagitan ng paikipagkasundo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Iyong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan ng kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Para sa ating umaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, ilayo mo sa amin ang katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kami maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili. Nang kami matubos, kaya't itinampok niyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito'y nababanaag. Ito ang sangkatauhay na akit sa puso ng iyong anak na sumagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Broderick, naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Soy siyang patumbay
hanggang mamatay. Ngunit ninyo't huwag pabayaan, iwanagan nyo ang aming daan. Sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing, at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, niyeg mo sa pamamagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angka na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila mga pangako nila sa binyag. May kayong tanang-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.